and bilang mga nanny o au pair. They report sila healthy, comfortable. Mahirap mang malayo sa pamilya, sinisikap ng mga kabataang ito na maging masaya sa piling ng mga kababayan. Sa hirap daw ng buhay sa Pilipinas, maswerte nang maituturing na may trabaho sila dito sa Belgium bilang au pair o mga babysitter. Mula nang malis ang ban sa Europe noong Pebrero, 20 kabataang Pinoy ang nakapasok at nagtatrabaho ngayon sa Belgium bilang nani. Edad 18 hanggang 26 ang pwede maging nani. Ang kailangan lang, mahasa rin sila sa Belgian language. Si Herling, nagtapos bilang guro, pero napadpad dito bilang nani. After po nung mag-graduate ako, nagturo na ako ng teacher po ako doon, kaso mababa, parang grabe yung trabaho pero less yung compensation. Mas maganda kumpara sa ibang bansa ang benepisyo at pasahod sa mga nani dito sa Belgium. Bukod sa sweldo na 450 euros pataas kada buwan, mayroon pa silang overtime pay at day off na isang araw kada linggo. Yun nga lang, limitado lang sa isang taon ang kontrata. At sinisiguro ng kanilang host family na magbabalik Pilipinas sila matapos ang kontrata. Pero ang iba, may ibang plano pagkatapos ng kanilang kontrata. After po ng 1 year ko na may end ang kontra ko, siguro hindi po ako uwi kasi ano naman ang gagawin ko sa Pinas, wala namang trabaho naghihintay sa akin doon. At saka kung meron man, ang konti-konti na po ng sahod, hindi po kasi sa pamilya ko. Sa kabila ng panganib na mahuli ng mga otoridad, handa raw silang makipagsapalaran at magsakripisyo, mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Para sa Balitang Europe, Raquel Bernal Crisostomo, Brussels, Belgium.